What's up guys? This is me again, Arvin, Pinoy AU Vlogs. And kung hindi ka pa nakapag-like and subscribe to our channel, please do like and subscribe. So guys, andito na naman po tayo para sa isang kwentuhan serye natin. And nagbabasa-basa ako ng mga threads sa Facebook, Australian Students Forum. And napansin ko doon may mga iba-ibang tanong. And today, naisipan ko lang na gumawa ng video about kung kaya ba ng isang international student, particularly Filipino international student here in Australia, kung kaya ba ng 40 hours a fortnight yung living expenses or yung sinasabi nating cost of living. Kung kaya ba ng isang international student, Filipino student, yung cost of living na gamit lang 40 hours a fortnight. Kasi guys, if you have a student visa dito sa Australia, you're only allowed 40 hours a fortnight na work hours. So yun lang yung allowed sa visa restriction mo. Mababasa natin yan dun sa pag na-approve na meron dung visa restrictions. And guys, to tell you, yung 40 hours a fortnight, guys, is during yan sa if your course of study is on session. So ano yung on session? Meaning, may pasok ka. So guys, kung on session yung course mo, so you're only allowed to work 40 hours a fortnight or 40 hours every 15 days. Alright? Guys, meron din naman kasing tinatawag na or meron ding breaks during your course of study. So, nakalagay din doon sa visa restriction mo na if your course is not in session, that means pag naka-break yung school nyo or kung merong school break, you can work full-time. So, walang 40 hours a fortnight, you can work full-time. You can work as much as you can during your school holidays, which is 3 or 4 times every year, including the Christmas break. So every quarter, meron pong school break, maybe about 2 weeks break. So during the 2 weeks, pwede po kayong mag-work ng full time. So for today's video, papakita ko po sa inyo, may nahiram akong payslip. Okay? Hiram lang to, hindi to sa akin. Hiram lang. Hiram. Okay? So, ito, it's just for reference. Idea lang siya. Para makita nyo naman kung magkano and ma-estimate ninyo kung wala pa kayo dito. Just a rough estimate. Hindi po to accurate na kung student kayo and you work here. Ito na po talaga. This is just a baseline para magkaroon kayo ng idea. So, dalawang payslip po yung ipapakita ko sa inyo. Ipapakita ko po sa inyo, one is 40 hours restriction every fortnight. And yung isa po is a payslip during the holidays para ma-differentiate po ninyo and makita po ninyo yung regular hours ng student and makita din po ninyo kung ano po yung estimate income ninyo during school holidays. Ito po base experience based. This is not always the case. This is different from one work to another. Maybe this is just to give you an idea. And this payslip is from a disability care support worker. Commonly, this is for students who are taking disability support course, Cert 3 in disability support, or Cert 3 in aging care. So, or aging care, or Certificate 3 in individual support, aging care. So, this is just an idea. Papakita ko po dito yung payslip. Nahiram ko pong payslip, okay? Ito po dito, regular work hours. If your school course or if your studies are in session. Etong nahiram ko guys, he's working
12 hours every shift. So he's working Saturdays and Sundays. So if you're only allowed 40 hours a fortnight, and then nagtatrabaho ka ng Saturday and Sunday, so 12 hours every Saturday, so in a fortnight, it's 24 hours already. Dapat, yeah, so yung Sunday niya is every other Sunday siya nagtatrabaho kasi nga 12-hour shift yung ginagawa niya. So every fortnight, he's working 3 days only. Okay? 3 days, 12-hour shift. 12 plus 12, 24 plus 12, 36. Okay? Kasi kung gagawa pa siya ng isa pang 12 hours, that would be, yeah, that would be 48 hours already. So, lagpas na siya. So, ang ginagawa niya, nagtatrabaho lang siya ng dalawang Saturday and one Sunday every fortnight. So, every Saturday and alternate Sundays. Diyan trabaho niya kasi 12-hour shift nga siya. Which is efficient for you guys. If you're a student visa holder, mas better if you work every Saturday and Sunday kasi mas malaki ang rate as you can see here in the Payslip, Saturday and Sunday, eh, mas malaki nga ang rate niya compared to normal days or weekdays. Ang nakikita nyo dito guys, total niya is $1,479.61. And yung net pay is only $1,069.61. Bakit? Kasi dito sa Australia guys, medyo malaki-laki talaga ang tax. The more you earn, the more tax you should pay. Alright? So, dito guys, kikita natin, yung total niya is 1,479.61 and then yung net pay niya would be $1,069.61. Yung napunta sa tax is $410. So kung i-imagine mo guys or kung magko-convert ka, $410 tax, how much would that be? Kung sabihin na lang natin, $3,000 per $100 kasi 34 ngayon. Baba lang natin 3,000, hindi ako magaling sa math eh. So 3,000 times 4, it's 12,000 pesos ang tax mo sa quincenas. Tapos guys, kung nakikita nyo dito sa baba, meron ding superannuation. Yun po is paano ko ba i-explain yung superannuation? Para siyang savings, kumbaga. So, ang background lang din sa superannuation, if you're citizen or PR, or pag naging citizen ka, makukuha mo siya during your retirement, yung super mo. Medyo komplikado siya, but background lang. Yung superannuation is pag as citizen ka dito, makukuha mo siya after retirement. And naiipon siya all throughout your working career. Pagka you earn, laging may napupunta sa superannuation ninyo. And eto naman guys, pagka student visa holder ka and nagbabayad ka ng tax and may superannuation ka, if ever uwi ka na ng Pilipinas or uuwi ka na, tapos na ang visa mo and hindi ka na nag-extend dito, yung superannuation is makukuha mo pag termination ng visa mo. Okay? Pag umuwi ka na ng Pilipinas, makukuha mo kung magkano yung naipon mo sa superannuation mo. Yun. Okay. So, guys, ito, again, this is just an example and to give you a brief background kung magkano yung makikitain mo working 40 hours. This one, this is just for working 36 hours. May 4 hours pa every week. I mean, every fortnight. May 4 hours pa na sobra. So, ito, 36 hours working during Saturdays and Sundays every fortnight. Or this is just an example, okay? So, just a brief estimate ng pwede mong kitain or possible income mo kung nagtatrabaho ka sa dito na industry, which is disability support industry. Ngayon naman, pumunta tayo sa holiday. During school holidays or if your studies are not on session. So, ibig sabihin, school break, ibig sabihin, you can work full-time, full hours,
No 40 hours restriction, you can work full-time. Okay? So, magkano yung possible mong kikitain if you can work on holidays? So, pag school break, you can work full hours. And ito po yung example ng payslip during holiday from school and you can work full-time. So, makikita po natin dito na total earning for a fortnight is 3,897.60, and makikita ninyo yung net pay na lang is 2,857.60. Why? Kasi yung tax po it's 1,040. Yun nga dito guys, kung may saying tayo na work hard, play harder, party harder, dito po work hard, pay harder. Alright? Hindi, biro lang. Pero yes, the more you earn, the more you pay tax or the higher your tax is. So, kaya yung iba, lalo na pagka mga Australians or citizen, sometimes, mas ginugusto pa nila na i-balance na lang. Kasi parang, kung iisipin mo nga naman, babayad ka din ng malaking tax. Di yung sakto-sakto na lang. So, yun guys, yun po ang matitira during your school break. You could earn 2,857.60 in 15 days of work full-time. Pag yung school po natin is on break, you can work full-time. So, guys, this is just, again, ulitin ko lang po, this is just an example. It doesn't follow na ganito lahat. This example is for a person working as a disability support carer and working mostly Saturdays and Sundays, which is higher rate. And meron din siyang extras during the weekdays, nights. And I hope na katulong ito sa inyo to give you an idea kung ano po yung pinapasok ninyo kung gusto nyo pumunta sa Australia. I hope nagkaroon kayo ng idea or what to expect if you're here already. And sana makapag-prepare kayo and sa pangapupunta dito. Guys, see you here. Maganda naman ang buhay dito. Next video natin, maybe since napakita ko na sa inyo yung possible income during school days and possible income during school holidays, baka next video guys, baka gagawa na naman tayo ng video kung paano pagkakasyahin yung income natin every fortnight. We'll talk about the bills, we'll talk about rent. It's yun talaga pinaka-importante kung wala kayong matitirahan dito, relatives, rent, bills, groceries, day-to-day living. Kaya if you haven't subscribed yet to this channel, please do like and subscribe Pinoy AU Vlogs. Please ring the notification bell para pag nag-upload kami, makikita nyo agad and updated kayo. And if you do have questions, comment down below. Yun na nga, this is it for today guys. I hope nabigyan ko kayo ng background or nabigyan ko kayo ng idea somehow. So guys, kita-kits ulit tayo. This is Arving, Pinoy AU Vlogs. Peace! Guys, munti ko na makalimutan. Sa Facebook nga pala, kasali din ako dun sa group page na Filipino Students in Australia. And madami ako nakikita mga tanong doon. So guys, if you would like, susubukan ko po na makasama sa isang video ang isang registered or certified immigration consultant, which is also Filipina. Siya po yung bago lang namin nakilala na immigration consultant, and madami na po silang natulungang students dito. So guys, if gusto ninyo and meron kayong mga tanong regarding your visa and what not here in Australia, please comment down below. Isusulat ko po yan and susubukan ko pong ipasagot sa kanya. Comment niyo po yung mga tanong ninyo and gagawa po kami ng video na ita-topic or i-discuss yung mga tanong po ninyo, common tanong ninyo about your visa and about common questions about being a student visa holder here in Australia. So guys, thank you very much again. Peace!